yung impact sa ano, sa impeachment trial? Well, sa impact, no, sa impeachment trial, as we can see, it's causing delay. Dahil nga kailangan pang hanapin kung saan nanggaling itong leaked documents from PS Bank. But in terms of the merits, para sa amin wala naman itong ipinagkaiba kasi unang-una yung bank accounts nga, for us, irrelevant dapat ito dahil sa nakikita namin sa complaint, wala naman ito doon sa 2.2 or 2.3 at nakalagay ito doon sa 2.4 nga, yung tinanggal na ill-gotten wealth. Pero ganyan pa man, handa na kasi kami noong umpisa pa lang nasagutin yung mga issues tungkol sa Saliin. Kaya dapat itong issue rin ng fake bank documents or leaked bank documents ay hindi makaka-apekto doon sa paghahanda namin sa pag-defend doon sa merits ng kaso. Okay. Additional na kasagutan, no? Pandagdag doon. Yung sinabi mong September, yung naka-attach doon sa application for subpoena, no? Na record. Siguro, kailangan natin tingnan at tutukan ng mga susunod na mangyayari dahil maalala nyo, may katanungan si Senate President, sabi niya, meron bang report ito o may acknowledgement receipt ba ito? Maalala nyo, sinabi ng President ng PS Bank, sabi niya, na-recall ko na merong katanungan ukol sa signature card na sinasabi yung politically exposed person na wala daw yung indication na yon. So kailangan siguro yan susugan natin at bantayan natin. Baka nga yung conclusion mo ay tama. Sa ngayon kasi mahirap mag-conclude eh, dahil patuloy pa ang pagtatanong. Ngayon naman, yung impact nito mga tanong na ito doon sa impeachment trial, sa tingin po namin ay malaking impact nito. Dahil po kung matatandaan nyo, sinasabi ng prosecution, sinasabi nila, wala yan, wala exclusionary rule. Kahit po saan nang galing yan, dahil naman galing sa private person yan eh. Ang sinasabi po namin, hindi, because this was against the right to privacy and this is protected also by the Constitution in violation of the fruit of the poisonous tree. Pero po kung ito'y mapapatunayan na may kamay po sila rito, ay makikita po natin na may kamay na ang pamahalaan. Kung ganun po yun, babagsak po yun clearly sa exclusionary rule. Wala na pong paliliwanag ang prosecution na magkabilang private or public. Kasi po sa ngayon, maliwanag naman, kahit naman po wala ito eh, kahit nawalaing sa AMLA, pasok po siya sa exclusionary rule. Dahil po ang yung sa subpoena ay pumapasok sa Section 3 po ng ating konstitusyon na to be used for whatever purpose. At hindi po nito inililimit lamang sa search warrant. Ang sinasite po nila na ang pumapaloob na kaso rito ay Moncado case ay matagal na pong iniwan at isinantabi ng Stonehill versus Diokno. Napakalawak po ng paliwanag ng kasong iyon. At yun pong tinutukoy nila na ehersito case kung saan dun daw sinabi na exclusionary rule ay hindi nag-a-apply. Yun po sa salitang abogado ay obiter dictum po. Ano pong ibig sabihin po yun? That has no direct bearing po sa kaso. Kumbagay, napasadahan lamang po ito. Besides po, ang mga dokumento na natinutukoy dun sa ehersito case na pinagbabatayan ng kanilang posisyon ay na-obtain in the course of a preliminary investigation. Therefore po, hindi illegal yung mga informasyon na yon sa ehersito case. Yun po. Alam niyo, well, alam niyo po, ginagalang ho natin lagi ang pananaw ng mga kasama natin sapagkat yan po ay kanilang prerogative. Ngunit malinaw naman po ang naging posisyon namin dito, simulat sa pool, na ilalabas po, ilalahad, ilalatag natin ang ating mga ebidensya kasama na po kung ano paman ang patungkol dito sa mga bank accounts si Chief Justice Corona sa tamang panahon at tamang paraan sapagkat kami po talaga ay naniniwala na dito po sa prosesong ito, hindi po dapat natin minamadali sapagkat unang-una po, hindi pa po tapos ang prosecution sa paglatag po nila ng kanilang ebidensya o kung meron man. Kaya pagkatapos po nila na magpakita ho ng kaso nila
sa impeachment court, doon naman po darating ang panahon namin sa depensa na magbigay naman ng aming pagpapaliwanag. So doon po sa pagkanta nila, eh, sana naman po hindi ito nakadulot doon sa pag-ulan ngayon. Ano? But anyway, nirirespeto po natin yan. Ngunit sana po humihingi po kami ng konti pang paumanhin at konti pang panahon para po dumating naman ang pagkakataon namin magpaliwanag sa kanila at sana naman po pagdating ng panahon na yon ay pakinggan din po nila kami. At karagdagan po doon, ano, that is their exercise of their right to free expression. Gusto po nila ilahad ang kanilang nararamdaman. In the same manner na may iba pong grupo na sumusuporta kay Chief Justice na kailangan galangin rin natin ang karapatan nila to express themselves. This is a free country. This is a democracy. So galangin po natin yung mga expression na ganyan dahil po inaasahan naman natin na hindi lahat ay naniniwala sa isang posisyon. Sa mga panahon nga ito, samot-sari na po ang mga opinyon ng mga mamamayan. Kung pwede ko lang dagdagan, siguro sa isang malayang bansa katulad natin, ini-encourage natin yung mga ganitong diskurso. Sapagkat dito lamang sa mga ganitong diskurso, sa iba't ibang antas sa pamayanan, na magkakaroon talaga tayo ng isang maliwanag ng pananaw upang lahat ng mga issues na tinatalakay dito sa impeachment court ay talagang mahihimay natin. Sapagkat kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo makikipag-usap tungkol sa mga issues, hindi magiging pantay, no? At hindi makikita yung dalawang panig. So we encourage that as long as nandun pa rin po ang respeto, nandun pa rin po yung mga issues at hindi po nagiging personal, we encourage that. That's his choice, no? Because he has the right to freedom of speech and expression. Although, we are hoping as well na bilang Pangulo ng Pilipinas, mas siguro mag-exercise siya ng konting restraint sa pagsalita sa publiko dahil hindi siya ordinaryong mamamayan. Ang kanyang mga sinasabi ay may impact sa mga tao at maaaring ito'y maka-impluensya sa pag-iisip nila kung ano yung tingin nila sa nangyayari dito sa impeachment process. Masyado pa kasi maaga para husgahan natin si Chief Justice Corona. Sana ipaubaya natin sa impeachment court yung paglilitis at paghuhusga dito sa nasasakdal. Meron po bang limitation? Dagdagan ko lang, sir. Well, of course, we respect the opinion of the President. But hopefully, the process should also be respected. And we are all aware, we are well aware, lahat po tayo nandito, we know that in this process, there must be no shortcuts. Oh. Ayun, pero meron po bang limitation dun sa right to free speech ni President Aquino? What about cases of hate speeches, for example, in the future? Okay. Yung katanungan mo niya na ukol sa mga statements na gagawin ng ating Pangulo, again, i-reiterate namin yung aming posisyon that is entitled to his own personal observation and opinion. In the same manner, ang Chief Justice ay may kanyang deklarasyon at opinion. Huwag po nating masamain yun. In fact, makikita nyo na highlight lamang ang mga pahayag ng dalawang tao, ng dalawang public officer nito because matataas ang kanilang katungkulan. And ang mga statement nila ay tama, nakakapekto ng opinion ng mga nakikinig. So, ang masasabi natin dito siguro, we must be more discerning tayo na po mga mga mamamayan kasi mahirap naman sabihin natin sa kanila, "Uy, tumigil ka po," or sa Chief Justice, "Tumigil ka po," o sa Pangulo kasi po may sarili silang views on the matter. So siguro tama lang maging mapanuri tayo para maka-arrive tayo ng proper na conclusion. In fact, kung may dadagdag ko, hindi ko rin kasi sila masisising magbigay ng opinion eh. Sila magkabila. Si Chief Justice, for example, bago pa po magpasko ng 2011, bago po mag-25, bugbog na bugbog na ho yan sa periodiko, sa TV, sa radyo. Sa bawat araw na lang pong ginawa ng Diyos, pagbubuksan mo ang periodiko, alam mo pong nandun siya. Siguro, hindi na siya nagtataka pag gigising siya na meron na naman balita ukol sa kanya. Kwento, storya na nasa TV at nasa radyo. Siguro naman po kung makapag-react siya o magdeklara, ay hindi naman po siguro masama yun bilang tao.
Kasi po tao, nakakaramdam din, siguro at some point, gusto ihinga rin. At the same time, yung buong pamilya niya po, sakop na rin dito eh. So siguro po, yung naintindihan ko yung concern ninyo, tama po yun, na yung silang dalawa ay nagbibigay ng statements. Pero siguro sa atin naman, mga kababayan, eh maging mas mapanuri tayo to be able to discern kung anong dapat ang tanggapin natin. Balik lang po ako dun sa bank document, sa leak bank document. May sinasite na rule si Senator Santiago kanina sa kanyang manifestation na parang kung hindi nila matuko yung source nung dokumento, parang sila na yung nagnakaw. Hindi po ba enough basis na yun para i-pursue?